po tayo manalangin. Yes, O Lord God, our God. Lord, tumalapit po kami sa umagang po. O Ikaw ay dakilain, sambahin sa Espiritu at katotohanan ng Panginoon. Panginoon, dinadalaan ko po sa umagang po. Papasalamat po kami, umunin mo kami inisip, Panginoon, para kay Kristani sa bahay ng Panginoon. Lord, dinadalangin ko po ang gawain namin sa umagang ito, maging Panginoon sa mga worship team. Panginoon, dinadalangin ko kayo ang muna, kayo ang maghari sa mga puso nila. Maging Panginoon ng mga ushers, Panginoon, patuloy na gamitin niyo sa inyong gawain, Panginoon. Dinadalangin ko rin po ang sasalita sa umagang ito, Panginoon. Tunay na bigyan niyo siya ng talino na bumula sa iyo, Panginoon. At ang bawat isa na naandito, Panginoon, samahin niyo, Panginoon, tunay na sa puso nila, Panginoon, ang iyong mga salita at patuloy na sambahin kayo sa Espiritu at Kaduluhan. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang buong gawain ito, maging ang mga wala pa po dito, ihatid niyo po sila ng maayos at iwasay ito sa aming bahay sa bahay. Sa inyo namin dinadalangin lahat ng ito sa matamis, makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po mga kapatid. Pwede po bang batiin natin yung ating mga katabi na mapagpalang umaga sa iyo kapatid. Mapagpalang umaga sa iyo kapatid. Kaya niyo pong basahin ko yung salita ng Diyos sa Awit 30:11-12. Pinawi mo itong aking kalungkutan. Pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis. Kaligayahan ang iyong ipinalit. Aawit sa iyo ng papuri at hindi tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid. Palakpakan po natin si Lord. Katawan na sakitin. Amen. Sakitin ay pinagaling. Ang aming kalungkutan ay pinawi. Ang aming pagluluksa ay inalis. Ito ay pinalitan ng pagsasaya at pagdiriwan sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh,
Yeah.
Lord Jesus. Climax of redemption.
Ano po kaya ang bakit po kaya tinawag na climax of redemption? Kasi dito po makukuha yung ating kabuuan at kumulahin po yung titulo. Sapagkat kung nangangailangan po, bakit po kinakailangan ang redemption? Ano po ba ibig sabihin ng redemption? Paitubay pa ako, katubusan mo yun. Redemption. Redemption means pinaipak po. Ang kinuha ulit, napawala yung isang bagay na nakuha ulit. So yun po ibig sabihin ng redemption. Napawala tayo sa ating Panginoon at tayo ay napabalik sa Kanya. At yan po ang buhay ng ating pag-uusapan. Ano ba kalagayan natin dati? Sabi mo na salita ng Diyos, tayong lahat ay nagkasala. At walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. All have sinned and fall short of the glory of God. So lahat tayo nagkasala. Sa rebellion ng ating unang magulang, ang kasalanan ay dumating sa mundo. At lahat po, apektado. Kasisilip pa lang ng isang bata may kasalanan. Sabi ng 1 John 1:8, kung sasabihin nyo, ikay walang kasalanan, dinodo ko mo ngayon sa rin, you are deceiving yourself. Sapagkat tayo po ay nagkasala. Lahat. Kaya kung nakakaranas tayo ng lumbay, nakakaranas tayo ng sapagkat ang disobedience po, generally, kung lahat ng disobedience ay merong sufferings. But not all sufferings is because of disobedience. No? Pero lahat ng disobedience ay mayroong sufferings. Hindi ko pwede wala. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Sabi mo sa Isaiah 48:9-11, hindi na po namin nalilihan. Isitap na nung God. Alang-alang sa karangalan ko, pinigilan ko ang aking galit sa inyo para hindi kayo malipon. Lilinisin ko kayo pero hindi katulad ng paglilinis sa pila. Dahil lilinisin ko kayo sa pamamagitan ng paghihirap. Gagawin ko ito para sa aking karangalan. Hindi ako papayag na ako ay mapahiya at ang mga Diyos-Diyosan ay maparangalan. So ngayon po, maging dumo sa una pa, bago dumating pa ang ating Panginoon sa Kristo, 780 years before the birth of Christ, may plan of salvation na ang ating Panginoon. Bagaman tayo po ay yung magtawag kong kabuktutan ng tao, the privacy of man. Kabuktutan ng tao, makasalanan po tayo. Lahat. Pero sabagat nilalang tayong kamamis ng Diyos dahil simula pa ay itinilaga niya ang kanyang kalikasan bilang malinis at kamalalay na sa tao yung nagkikatan na parang po ito, you know, the story of the fallen man. So ang tao ay isang kabigyon, isang penyo, nagkahari sa atin ang kasalanan, no? We are a sin rule. At tayo ay natawag na Satan dominated. Yan po ang nangyari sa atin eh. Tayo po ay we are held in bondage by the unseen forces of darkness. Yan po ang kalagayan ng tao. And we need to be recreated. Kinakailangan tayong likhain muli. Can you say amen? Kaya nga po ano eh, tanawag ko po nung una, hindi ko alam ang ibig sabihin ng to be born again. What is Christianity? Ang Christianity pala ay, it is not a religion. It is not having your sins forgiven. It is not joining the church. But Christianity is you being ugnayan ka kay Kristo. And you acquire a new nature. Ikaw ay recreated spirit. Kinakailangan ma-born again ka. Kaya nga ako yung istorya ni Nicodemus.
sa ay hindi nakasunod din niya. Genesis, ano no, John 3:3-8. Ito po ay isang istorya ni Nicodemus. So isang gabi habang ito si Nicodemus ay isang pariseo, at ito ay kasama niya yung mga nanumbig sa King Jesus Christ. Pero natatani si Nicodemus among the Pharisees, naniniwala kay Kristo kung kaya siya ay nagsadya. Sabi eh, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Nagsadya ito kay Jesus. At nagtanong kung paano siya maliligtas. At ito po ang sagot ng ating Panginoon. Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipanganak na muli. Unless a man be born again, he cannot enter heaven, the kingdom of heaven. At inuhong tayo pong mga mula sa angkan ng mga Katoliko, ay tayo po ay allergic pag nasabing born again. Ako po ay talagang totoo, hindi makasama. At namagsimula po ang gawain sa amin, tinutulog ako sa gitna. Ayaw na ayaw po yung grupo ng born again. Sabagat dumagi po sa Katoliko, I took up 24 units of theology sa UST. Sabagat prerequisite po yun. Hindi pwede na nun po ay aming mga pari namin mga Kastila pa. Imagine, we graduated in 1969 or 1964. So, meron kami mga, may mga rated kami din or mga pari Kastila. So, to be born again, nakala ko, sabi, Protestant na ito, hindi pala po yun. That is not, hindi po religion yung to be born again. It's more of a relational. That is having a new nature. Recreated spirit. Kasi tayo na pasanta. Ang naging kalikasan natin, mahirap baguhin yun. Ayon sabi sa Romans 3:25, sinugo ng Panginoon sa Kristo sa Jesus para mawala ang galit sa atin ng Panginoon. At saka makita ng kanyang dugo'y mapatawad ng ating mga kasalanan. That is the plan. That is the goodness of God para gamitin natin. At ayaw na Diyos na siya mapapahiya. Kaya nga ho, ang ating Panginoon ay patuloy na ang pagmamahal sa atin. So what can happen when we bear, kapag tayo ho ay nabago ng ating espiritu? Kasi sabi natin sa 2 Corinthians 5:17, lumaliban ang tao ay ipanganak na muli. Unless I must be born again. So if anyone is joined to Christ, he is a new creation. So kinakailangan tayo ay ma-recreate. Kailangan kayo maging bago ng nilalang. Kasi kung hindi, wala. Kalikasan mo, datang naman ang kuyatan. Hindi mo wala yun. At walang magagawa ang tao. Kaya ang Diyos mismo ang nagplano by giving His nature again sa atin. By giving us His love. Kaya ang Diyos ay pag-ibig eh. So, kung tayo ho ay, kasi apart from man's acceptance ng tao, yung hindi mo tanggapin si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, walang salvation ka. Sabagat sa sinong na natin, ay wala rin binigay ang Diyos na mabili kita sa atin, kundi ang Panginoon sa Kristo, wala na. Kaya by grace, sabi sa Ephesians 2:8-9, pinasabi ka sa Ephesians 2, dahil sa biyaya ng Diyos, it's only by grace of God. Naligtas kayo ng sumumpalataya po ayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para wala may pagmalaki ang sino man. It's all by grace. Biyaya ng Diyos. Ang gagawin mo ay mananalig ka. Walihin ng Diyos.
sabi sa 2 Corinthians 5:18, ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos, referring dito ho sa 2 Corinthians 5:17, yung pakikipag-isa kay Kristo. At kung may kay Kristo, bago na kayong dinalan, lahat ng ito ay gawa ng Diyos na nagpapanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ayan, alam ba? At ibinigay niya sa atin ang tungkulin ng papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. So yun po, kaya ho, lahat tayo po na may ugnayan na kay Kristo, lahat tayo ay tinatawag na merong recreated spirit. Nabaho na po tayo. Anong ibig sabihin? Yung luma nating pagkatao ay kalikasan ng kasamaan. Kalikasan, nasa kingdom of darkness tayo. Ngayon, nung si Kristo na ang iyong Panginoon, nanalig ka na siya ay pag-ibig ng Diyos, John 3:16, nanalig tayo, sabi sa John 1:12, tayo na nanalig at sumampalataya kay Kristo ay binigyan na ng karapatan maging anak ng Diyos. So tayo po ay anak ng Diyos because of Jesus Christ. Palapakan natin ang Panginoon. So ito tuloy mo natin yung John 3:3-8. Yan ang ipinanganak sa laman ay laman, pero tayo ipinanganak na buli sa Espiritu. Can you say amen? Amen. Hindi ho, kaya sabi doon sa Nicodemo, pwede po ba't ipanganak ulit ako? Ay ako'y matanda na, papasok po ba ako sa sinabubunan ng aking ina? Sabi ko dito, no? Sinasabi ko sa ito to, hindi mapapabilang sa kanya ng Diyos ang hindi banat sa magitan ng ang hindi banat ng muli. Ang ipinanganak sa magitan ng tao ay may pisikan na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa magitan ng banal na Espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay espiritual. Yun po ang kalagayan natin ngayon. Tayo po'y may pahit. Naroon po yung anointing sa atin ang Espiritu. Kasama natin ang Espiritu. When Adam fall, magkasala po si Adan, God withdrew his spirit from Ada. Nawala po ang ugnayan nila. Ang ugnayan ng tao at ng Diyos nawala sapagkat nagkasala. Ang tao ay nagkaroon ng ugnayan kay Satanas, kaya alipin ang kingdom of darkness. Kaya huwag ka magtataka na sinasabi ko sa inyo na kailangan ipanganak kayong muli. Ang hangin ay umiihip kung saan ito gusto. Narinig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan ang gagaling, kung saan pumunta. Ganon din ang sino mang ipinanganak sa pagkita ng banal na Espiritu. Nalalim po tayo na bago ang ating kalikasan. Kaya huwag tayo ngayon ay nasa atin ang kalikasan ng ating Panginoon. The very nature of God sumasa atin na muli. Ano ba ang nature of God? Pag sinabing nature of God, ano ba ang kalikasan ng Diyos? Ha? Ang Diyos ay banal. Tignan niyo mga kapatid, sabi niyo, banal na kapatid. That is now your new nature. We are holy in the sight of the Father, not because you are good, but because of what the Lord has done for us. It's a free gift. Salvation is a free gift. Bigay ito anong tinanggap mo na. And now, God has given us this assignment. The ministry of reconciliation. Dating agent tayo. Dating agent tayo ng kingdom of darkness. Kasamaan. Pero ngayon, tayo ay agent ng reconciliation. We have now the message of love na ibibigay sa mundong ito. Not the message of condemnation, but reconciliation. Not the message of judgment, but mensahe ng pag-ibig ng Diyos na paparating natin sa kanya, sa kanila. Can you say amen? Amen. Yan po ang ating masabi natin na pamanhikan sa atin ng Diyos. Tayo ba ay may natalanan sa Panginoon? Ha?
Hallelujah. Nilalabahan na isama natin sa Panginoon. Bukod pa sa ating pamilya, may nagsama na tayo, di ba? And we brought the message of love to others or to our neighbors. We have become a new creation. Tayo po, we have been created by love. Ang pag-ibig ng Diyos ay itinalaga sa atin. Sabi sa Romans 5:5, ibinuhos sa ating mga puso, sa ating human spirit, ang pag-ibig ng Diyos. At kung kaya sa atin, tayo ngayon ay katulad ng nature ng God na tayo ay pag-ibig. Meron ko ba sa buhay natin, hindi pa natin nakapatawad? Meron ko ba tayo ang pag-ibig spirits? Kasi sa atin, ang ating nakaraan, ha, nakalipas na. Ang dating lumang pagkatao natin ay nakalipas na. Wala na ang ating kahapon. Our God has no longer remember your sins and transgression. Lumipas na yun. Napatawad na. Baka tayo'y nagtatarapa o nag-iibig pa ng sama ng loob. You are now an agent of reconciliation. You have now the message of love. Kaya tayo, kung ang Diyos ay pag-ibig, tayo man daw ay pag-ibig. Can you say amen? Kaya we are commanded even to love our enemies. Meron ba tayong hindi mamahalin? Kung ang Diyos nga, sabi sa Isaiah 48, sinabi ko kanina, 9-11, siya ay nagtimpik. Pinigilan niya ang kanyang galit. Bagamat mayroon tayong paglilinis sa atin ng kahirapan, pero nanunuman ang panumbalik sa atin ng kanyang pagmamahal. And you were given a new spirit. Sabi sa Ezekiel, 36-27, ganito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At yun ang ibigay na sa atin. It's a prophecy from the book of Ezekiel at naganap na nung dumating si Jesus Christ. So si Jesus Christ ay napakos sa krus ng Kalbaryo, nabuhay, for 40 days, kapisa ng mga disipulo at sinasalangit na. Naganap na po ito. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sapagkat tinanggap na natin si Jesus Christ sa our Savior, nasa atin na po yun. We have now, kailangan tayo magkaroon ng awareness na we have now a new heart and a new spirit. Ang espiritu na sa atin, hindi na espiritu na masuwayin. Ang ating espiritu ay kawamis ng espiritu ng Diyos. We have the likeness. Our spirit has the same spirit. Kung ano meron ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, tayo man ay Espiritu at iisa ang ating Espiritu. No? Ibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong Espiritu. Bago na ang puso natin. At ang matigas ninyong puso ay magiging puso masunurin. Can you say amen? Amen. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking Espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko, mga tuturin. Palatakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Alam ko, tayo ay maganda na ang ugnayan sa ating Panginoon. Magkaisa na tayo. Pangalin natin ang Panginoon sa Kristo. Para pagdating natin ang relationship natin sa ang relationship natin sa Panginoon ay para bang relationship ng the vine and the branch. Kung ano meron si Kristo, kumisa tayo ang ignorance natin ang umibigit sa pagkukulong natin sa pananampalataya. Our ignorance.
hindi natin alam kung sino tayo kay Kristo. At hindi natin alam din na kung isang di alam natin na tayo pala ay bibago ng rito. Kapatid, nung tanggapin mo si Kristo Jesus bilang sariling Diyos Panginoon na kapagligtas mo, ha? Ang iyong pangalan nakatalan sa aklat ng buhay. Naroro na yun. Naalala ko nung kami nag-aaral sa MTI, hindi raw lapis ang sinulat ng Panginoon. Hindi lapis ang sinulat ng anghel ng Panginoon sa aklat ng buhay para madaling mapawi. Perpetually yun po. Kaya nga, pag binis-binis tayo, mahal tayo ng Diyos, binisipin tayo. Pagkano yung kakamali, babalik tayo, babalik. Bakit po ako naging pastor? Mahal ako ng Diyos. Naranasan po kanya ang disiplina. Sa-sa-sa-sa-sa po kayo. May disiplin. Ahayaan tayo magsakal at pagwala na, pagwala broken, that will be the time that you to be blessed. When you are broken, walang-wala ka na magagawa, narapit ka sa Panginoon. And that was the time at sabi naman, welcome mo. At doon magsisimula ang agenda ng ating Panginoon para tanggapin natin ang isang buhay na ganap at kasiyasya. Once na again na being broken, that will be the time nito. That will be the time for you to experience blessing. Can you say amen? Amen. Ewan kung dito ay maaaring kasabihin natin kung bakit si Pastor Joshua magpapag-aaral maging pastor na. Mga kapatid, dilanas po niyan ang aking anak na sila ay nakapayat doon sa nagpag-aasin ng balat ng baka. Nagihita bata pa yan. Sa amin dinanas sa paghihirap kasama ng paghihirap po sa buhay ng ating anak. Naranasan ang aking mga anak na kumain ng toyo at kampung na dating maraming katulong na wala ang nakatulong. Nadalasan ang aking mga anak mag si Leia na ngayon nag-lupos yung punta sa sapatos at ulo lamang pagpasok. Because experience, naranasan ko po ang disobedience ay mga anak ng Diyos. So in suffering, in blessing. Parating kong salami kayo nyo. Kumipig-pigay sabagat ang ating Diyos ay nagdidisiplina sa kanya minamahal na ka. Amen. Uli ng Diyos. Okay. Tuloy natin po ito. Ibibigay ko rin sa iyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Hindi ba dyan ang na-experience ngayon na pag nakakasala tayo, ang kaibahan ng lukulang pag nakasala para pang pinaharbor mo ba eh? I-istoryo mo ba? Ang iyong kamarayan, tatlo na ang girlfriend ko, nakainom ako, hindi lang halos isang kahumbir na yun po. Kaya, pangang ng pera kayo, nakakanyang balikin man lamang yung kahapon din kaaral natin. Kaya kung sa'yo yan. Because, kailangan mabigyan natin buwan natin ang Panginoon. And now that you are a new creation, bago ka na, tayo ba'y mapapatuloy pa? Papalikin mo ba natin? Excuse for the word, nasa Biblia po ito. Kapag daw ang ating mga dating gawin, binalikan natin ay para tayo katulad ng isang aso na sumumpa kakainin ng Diyos mga tayo. Friends, know who you are in Christ. Tayo po ay kawangis ng Diyos. Kaya nga, ang uwian natin ay ating thinking ay parang thinking na ng ating Panginoon. We have the mind of Christ. Maaaring hindi ka agad-agad masakyan ang isipan natin ang change. Pero kung hakayangan natin na mabago ang isipan natin by acting on the word and meditating in it, our minds and spirit will come into a sweet fellowship with each other. Ano ho yung mind? Yan ho ang ating soul's area. Yan ho ang soul. Bahagi po yan, that part of you that think and reasons, yan ho ang ating soul's area.
At ang supply ng knowledge na ginagawa ng ating isipan ay galing lamang sa senses. Kaya magkaibigan po, ay kung tayo ay hindi recreated ang ating spirit, but all your decision making will come from the best. Bibigay. Pero kapag, kaya nga sabi sa Romans 12, I beseech you therefore, namamatay ang Panginoon by the writings of Paul na magbago na tayo ng isipan. Change the way you think at malaman mo kung ano talaga ang tama at kalugod-lugod sa ating Panginoon. We will ask God through our spirit. Sapagkat ang ating espiritu ay naka-umbray na sa Diyos, while our bodies ay through our five senses ay nakakasalimuha sa mundo, pag mahina ang ating development ng ating human spirit, na recreated human spirit, delikado, compromising ang buhay natin. But when our human recreated human spirit gained the ascendancy, si Hoon na ibabaw sa ating laman, sa ating kaisipan o solace area, ang ating pumagiging action is something glorifying to God. Ang resulta po nito, makaluwa natin sa Panginoon ang bunga ng ating isip, ating desisyon, kapakipakinabang. At mapapagtanto ng mundo na talagang sumasa sa ating kaluwan ng Kristo. Kinakailangan po tayo makikilaw. That is the basis. Pero ang ganda nito, ang climax ng redemption natin, mga kapatid, ay tayo pinagtiwalaan ng gawain. Pinagtiwalaan tayo ng gawain ng ating Panginoon na tayo wala na sa ngayon. Tayo ngayon ang living disciples of the Lord Jesus Christ at tayo ang kanyang retainer. We are ambassador. We represent the kingdom of heaven. Ano ibig sabihin ng ambassador? Kinatawan ka. Kaya ko tayo kinatawaan. Kaya kina sa mundo kung nangyayari ngayon. Naghanap ngayon, when that is sign of Christ, talaga mangyayari yan. Pero sabi naman ng Panginoon, lalo namang magliliwanag tayo. Sa kadiliman, sa mundo ng kadiliman, dapat tayo'y maging liwanag. Because we are ambassador. We represent Christ. Hindi ka secret agent na Kristiyano ka. Wala secret agent na Kristiyano. Kinakailangan talaga ikaw ay bombar ka. You are bringing the message. Bago na talaga message. Bukod sa iyong kilos at gawa, kailangan gamitin mo rin yung na-renewed na senses. Meron kang panandalita. Binabakit kaya kanina ang ganda-ganda ng awitin natin. Dalhin mo yung melody ng Word of God. Di ba nakakaalis ng pagod? Pagkain ka, you are being bombarded by the good news. Okay. So, kinakailangan ng ating recreated spirits ay, kahit sabi nga, hindi lang tayo bubuhay doon sa tinapay. Kinakailangan tayo ay meditate on the Word of God. Kung paano kumakain ang ating katawan, higitan pa natin, we must be fed more on the Word by the Word of God. Hindi lang muna pagkakailangan ng ating katawan. So, as you meditate on the Word and upon Him and letting that Word resides in you, panahan sa inyo, at maging buhay mo, ayun po. Ang pagiging ang Christ, bahay kita sa atin. Can you say amen? So, bilang Kristiyano, we receive the new nature from God. United tayo by Christ. At tayo po ay bukod sa pagiging ambasador, ay tayo mismo ay halimbawa ni Kristo. Pag sinabi ng ambassador, may assignment ka, bringing the good news, the message of hope, the message of love. So we are recreated by the Spirit to
through the world. Sabi dito sa 1 Peter 1:23, dahil ipinanganak na kayo muli, at ang kapanganakan ito ay hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyo na mamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Ibig sabihin, no man recreates himself. It is purely the Word of God. No? So, ang tanging gagawin lang natin ay sumang-ayon sa Diyos in giving us His nature, yung tanong kabanalan, yung pamuhay na, and to recognize the Lordship of the new man, of the new creation, the Lord Jesus Christ. Kasi tayo po ay kanyang workmanship. Sabi si Christian student, nilalag tayo ng Diyos. Yeah. At sa ating pakipag-usap, sa Tagalog po, nilalag tayo ng Diyos, at sa ating pakipag-usap kay Christian Jesus, binigyan tayo ng bagong buhay para tayo ay makagawa ng mabuti. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that we could walk in them. So yun po buhay natin. Kung minsan may magkakataon na nalilihis tayo ng landas, na nagbubunga sa ating kaisipan ng pagkawala ng ating pananampalataya. No? At fellowship with the Father. Nangyayari po yan. Ito ay dahil sa ating pagiging ignorance of what we are in Christ and what the birth, the new birth means to the Father. To the Father. Kaya ko sabi sa Ephesians 4:24 ganito, ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng bagong buhay na matubig at banal, katulad ng Diyos. So yun po ang ating tatandaan, na binigyan na tayo ng bagong buhay. Bago ng buhay, recreated. No? No? At matubig at banal. Ito mo ang ibigay sa atin eh. At talagang binawi ba ng Diyos? Yan hindi. But kung minsan pag nagkakamali tayo, natatapa tayo, ayaw natin bumangong kagad. Kapatid, kung nung una, nung wala pa si Kristo sa buhay mo, you were judged already as ikaw ay makasalanan. No? Hindi ka pa nga gumagawa ng kasalanan eh. Makasalanan ka na, wala pa si Kristo sa buhay mo. Pero now that we have in Christ, natatapa tayo, hindi nawawala ang Diyos sa buhay mo. Hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Can you say amen? Kasi yung tayo, nagkasalan nila. Hindi ba ang nagkasalan ang magkakasalan? Di ba? No. Hindi dapat magpatuloy. Kaya sabi sa Galatians 4:3-7, ganun din naman ang kalagayan natin bago dumating si Kristo. Inalipin tayo ng mga panuntunan ng mundong ito. Narin pa yan. Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, ipinanganak ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating puso. Kaya makatatawag na tayo sa kanya ng Ama. Palakpakan natin ang Panginoon. The Spirit of God resides in you. Nasa inyo po ang Banal na Espiritu. At sino ba itong Banal na Espiritu? Yan po ang very important person today in the planet. The third person in the triune God. Ay barkada natin, paraklete. Kasama natin. Whenever we go, gumagawa ka ng kasalanan, kasama mo pa rin. Kaya huwag kang manatili, hindi tayo dapat magpatuloy doon sapagkat ikaw ay matuwid at banal sa Panginoon ng Diyos. Hindi binubura yun. Kaya bangon kapatid. Ha? At humayo. Ha? At magpaksigasig. At maranasan mo
ang kaparito ng ating Panginoon na para tayo bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Can you say amen? Hallelujah. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, verse 7, kundi mga anak. Hindi na tayo mga alipin. Yung dating napagsandaan sa atin, that we were in state of unseen forces of darkness. Now, hindi na. Anak ka na ng Diyos. Ang ibig sabihin, mayroon din yung immediate authority. Pwede ka na magsaway. You may now resist the devil because the Spirit of God is in you. Jesus is in you. Who can be against you? Yeah? You resist the devil and the devil will flee. Yun po, dati, sunsuro tayo. Ngayon, pwede natin patakbuhin si Satanas. Can you say amen? Anak na tayo ng Diyos. Kaya kung mayroong emergency, something like, una tayong pag-aralan natin, walang masama, ha? Walang masama tumawag ng lingkod ng Diyos, ng pasto. Walang masama. Pero may karapatan ka. The Spirit na nasa sa inyo at nasa pasto ay isa sabagat palino tayo na walang itinatali sa atin. Can you say amen? Amen. You have the authority. No? Mark 16:17. Okay. Ngayon, hindi na tayo mga lipin kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Grabe. Ano ba pangako na niyo sa atin? Alala ko, I think it is in Psalm 8 verse 14. Sino ba itong taong sukat na inaalakala ng Panginoon? A little bit lower from angel. An angel from Lord King. A little bit greater, lower than the Almighty God. At pinakasiliwag sa kanyang lahat na nilikha dito. Tayo po ang caretaker dito. And all creations of the world are growing. Because tayo hindi tumayo. Hindi tayo mga siwa. Pero tayo ang tagapasiwa. We were created as giving us a rulership over all this creation in this planet. Ayaw, kinakadaan po tayo o imasinasin natin. Kinakadaan tayo ay nakilos na pagkikita ng Diyos. Hindi tayo magkikita mintig, tamimi. Kasi ang pasadol tayo ng langit. Can you say amen? Ibig sabihin, yung binubuluhan na naroon ka para kumaya ka. Kung may nagagalit sa iyo, naroon para bigyan mo ng pagbibig. Kaya, inaalimbawa eh, kung may galit sa iyo, sinampar ka sa isang mukha, ibigyan mo para ulit talipa. Kung may nalipa, patuloy mo ginapaan yun, kahit mo kailin. Kaya talaga, ako natutuwa sa buhay na yan. Kaya ako wala akong pagalit. Handa akong palamangan. Ano ba sabi ng tipos? You pray for your enemies na pagpalain, hindi sumpain. Kailangan reverse your order. Hallelujah. So there is no birth outside of man's acceptance of Christ as a Savior and Lord. Ay sabi sa 1 John 5, 1-4 ay ganito. Ang sino mong sumasampalatay na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay labang sa mundo. Napagtagumpayan na niya ito sa pagitan ng pananampalatayan. The new creation, tayo lahat, we are overcomer. You say amen. Overcomer na tayo. Overcomer na tayo. Can you say amen? Amen. Kaya natin pagtagumpay ng mundo. Kasi kung minsan, ang laban sa mundo, mahirap. Ano sila, dadala tayo. No? Hindi ko totoo yung rule of authority, ha? Sa kingdom of heaven, hindi ko totoo yung rule of authority. Takap din talaga ang authority. Prophet Isaiah 1,
versus 400 prophets. Pero siya ang nakatagumpay sa mga. Because God is with you, you will give that sentence. Panahampan. Kung kasama mo ang Kristo, si Kristo buhay mo at kasama mo naman, the Spirit na rin ingat din sa inyo, anak ng Diyos, tagumpay ka. Can you say amen? Puri ng Diyos. So, again, tayo mananagumpay because we are united with God at tayo partakers of God's nature. Nasa atin po ang nature of God. Sinabing nature of God, banal ka, malinis ka, purity, a life of purity. Iyan ang tingin ng Diyos sa atin. Bagamat may mali na ginagawa, still, ang tingin ng Diyos, you are living in purity. Alam tayo, hindi ka nakapatuloy. Kasi yun ang ating natural na pagkakaanan mo. Tayo'y banal in the sight of the Father. So, kailangan tayo lumakad ng may kabanalan. Can say amen. Hindi mahirap gawin, mga kapatid. Ako man sumasala pa rin. But the grace of God is there. Hindi ako na nanatili sa sala. Pwede say amen. May conviction eh, no? Na katulad na ako na may mali akong ginawa. Kaya hindi na pwede. Because I'm not perfect. I'm just forgiven. Amen. So, well, I would say, as a bit at this topic, climax of redemption, therefore, we are overcoming, nasa atin, ang nature of God, pangalit tayo sa mga paningin, kaya dumating man, ang panahon, na tayo magsulit na sa Kanya, o dumating siya rito, at tayo ay, tayo kasama niya, sapagkat God is with us. Naniniwala ako walang Kristiyano tutulog ng hindi nakakapag-umpisa sa ating Panginoon. Di ba bago matulog ka? Mag-iisip ka eh. May nakamali ang tiga. Hindi ka magtawad. Kasi kung at tulog mo may diretso na, okay, you say amen. Kasi temporary lang tayo dito eh. Meron tayo dito, bisa lang tayo dito. Pagbikat na kanya tayo, expiration ng visa. Mayroong multiple visa, mahaba-haba. No? Ako sa bilaya rin is mahaba-haba. Kasi kung di tayo lang ako, October, hindi dati kayo lahat. October 29. Cornelius, palapang namin ating Panginoon. Salamat po para sa kabayan mo. Patuloy na Banal Espiritu na po ngayon ang kanilang po ay ang kapagsalita tungkol sa iyong pag-ibig at katayuan namin dati at ngayon kami ay bago na katulad na kami ng iyong anak na si Jesus na sa iyong paningin wala ang aming nakaraan, kami bago at kami ay new creation. Nasa sa amin ang iyong pinagkaroon sa amin ang Espiritu recreating us to be new. At sa iyong paningin at tabay namin na kami mabuti. Malinis at banal, yun po aming new nature na gana sa iyo. Lord, thank you. At naniniwala kami, as you said in your word, in 1 Thessalonians 5:23, sa paglumaling po, ay matagpuan kami sa kalagayan na meron kaming kabanalan sa katawan, kaluluwa at espiritu. Lord, salamat po. Lalo mo makikiba yung iyong pag-ibig at bigyan mo kami ng aming puso ng conviction na hindi na kami nagpatuloy sa pagkakasala at kami ay maging agent of reconciliation, diwanag kami para sa iba, maging sa aming pananalita, maging sa buwa. Kasi yun po kami ng iyong pagpapala at ang gabay ng Espiritu at kopi ng katalas na tubo po kami ngayon at pagkailan. You will be the glory in Jesus' name. Amen. Amen. You are blessed to be a blessing.
respond to God's beautiful message to us now. We will celebrate His goodness because of Jesus. We are now new people. Amen. Tell someone beside you, we are now new creation in Christ. So you are fresh in Christ. Let's sing this song to the Lord. Pwede ba ako samahan ng worship team dito sa harapan? Thank you for the cross, the Lord. All together we sing. Thank you for the Christ you paid. Okay.
Feeling tired, if you are burdened, if you are troubled, come to the table of the Lord and He will bless you with new life. He will bless you with strength. You know, this bread is not just an ordinary bread, because this symbolizes the body of the Lord. Once upon a time, God the Father sent His only Son, His one and only Son, to die on the cross of Calvary for your sins. Lahat po tayo ay pilay sa kasalanan at hindi po natin kayang abutin ang Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, Siya po ang bumaba upang ang makasalanan ng tao ay iyakapin at tanggapin. Ikaw man ngayon ay lugmok sa kasalanan, ihaahon ka ng Panginoon. That is the beauty of this bread. Atin pong ihanda ang tinapay. Ng hayop. Kapag nakita ng Diyos na dumadanak na yung dugo ng hayop, yung mga taong makasalanan, ipilalanin ng banal. Sa ating pong panahon, hindi natin kailangan magdala ng hayop sa loob ng templo kagaya nito. Dahil meron na pong iisang kordero. There is one lamb that offered Himself for all of us, and His name is Jesus Christ. And because of His blood, because of His body, Heaven pronounces, you are forgiven, you are holy. When God looks at you, He sees you bright, holy, perfect, because of the body of Jesus Christ. Tanggapin po natin ang tinapay na ito. One song says, what can wash away my sins? What can wash away my sins? Nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus. We cannot wash away our sins. We can enter every church in this world, but it cannot wash away the stains of our sins. We can get inside any religion in this world, but no religion can ever save us. Only the blood of Jesus can wash away our sins. That is grace, and that is mercy. Behold the Lamb of God that was slain before the foundation of the world. And in Him we have redemption. In Him we have life. In Him we have joy. Tanggapin po natin ang inumin ito that signifies the blood of Jesus Christ. Are you overcomers? Bago po natin likumin ang mga hawak natin, kalagyan, itaas po natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. Come on, as high as you can. I believe the blessings of God is all over the place. Right now, I believe God's blessings are being poured out today in this temple, in this sanctuary, from this stage, down there at the gate. His blessings are flowing.
You know, the book of Revelation says, we have overcome the devil. We have overcome Satan by the word of our testimony and by the blood of the Lamb. Today, as we raise our hands, we recognize and we declare to the whole universe that Satan, Lucifer, the devil, is already defeated. Amen? Amen. No more curse in your life. Hallelujah. No more sickness in our lives. The force of darkness is under our feet. We are now overcomers in Christ. And today, as we raise our hands, we declare, Satan is defeated. We are strong. We are blessed. We are conquerors. We have the mind of Christ. Amen. Amen. We are joint heirs with Christ. Do you believe that, church? Amen. You are a joint heir of Christ. Ibig sabihin yung kayamanan ni Kristo sa langit, kayamanan mo din. Amen. Yung refrigerator ng Panginoon sa langit, refrigerator din natin. And today, as we raise our hands, we withdraw from those resources. Amen? Amen. We withdraw out of His abundance. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. If you are blessed today, I want you to clap your hands. If you're more than a conqueror, I want you to clap your hands. If you have healing, if you have redemption, if you have joy, I want you to clap your hands today. Salamat sa liwanag ng kanilang
ng mga buhay na kailangan nila. Sila yung mga bagong nilalang na Panginoon at mananagumpay. Kaya salamat po sa iyo. Papuri pa salamat sa tangang pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, tatakot lang po tayo sa ating announcement. Amen. Meron po tayong covenant meeting. Tuwing po Wednesday at 5:30 p.m. until 7 p.m. Amen. Hallelujah. At meron din po tayong Sunday school for kids, for ages 3 to 11 years old. Sa mga bata po na meron po doon room, may mga volunteer teachers po na magtuturo po sa ating mga anak. At dito po meron din po tayong weekly prayer intercession tuwing Saturday po 7 a.m. onwards. Pwede po tayong makiisa sa kanila. At meron din po tayong weekly youth fellowship by Zoom. Dala ko na ang baby sa gawain. Dahil naniniwala po ako
na ang bata nasa tiyakbalaw ng mga magulang magulang ay natuturoan ng pumunta, natuturoan ng Word of God. At hanggang sa lumaki, talagang dala niya, train up a child to the way he should go. And when he is old, he will not depart from him. At ang isa po, ako naiyak din pagka sa school, yung mga bata na dating makulit, na na-develop, na nakintamin tumatay at kumakas. Talagang tumaka ko ang takot na talaga. So, makikita mo ang pagbabago ng mga bata. Isn't it? Ang gospel na inihayag natin. So, bagong buhay na po tayo. Amen. Bago na ang lahat sa atin, bago na ang isip, bago na ang puso, bago ang lahat natin. Kaya dahil bago na tayo, ang lahat ng bagay sa mundo ito ay nagiging pagpapala. At tayo magiging pagpapala whatever we do. We can preach the gospel through our action. Sa ating mga kilusta, madadala natin ang iba sa Panginoon. Kaya thank you, Father God, dahil natutuwa ako sa Panginoon, marami pang gagawin at alam po tayo po nag-enjoy ng gusto. At tayo po isang masama sa tuloy na dahil tayo mga anak ng Diyos. Mapipil natin na sa ating pagsasama-sama, lalong pupuntad ang ating pananampalataya, really glorify God. Nag-glorify ang Panginoon at higit sa lahat ang Diyos ang natutuwa sa ating mga buhay. Kaya unahin po natin siya ng lahat ay idadagdag ng Panginoon. Ngayon sabi po dito sa Proverbs 11:24. Sabi po dito, ang mga tao mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, ang mga taong sapil ay hahantong sa kahirapan. Alam niyo dati, pag ako'y nagsishare ng giving, pinuputol ko lang ang pagpapasakol. Hanggang doon lang sa ang taong mapagbigay ay lagi lumayaman. Umiisip ko pa kung matisip ang mga tao pag sinabi ko yung word na sapil. Diba? Yung sa ibang version, ang taong mapagbigay ay lalong lumayaman. Subalit nagpapira ang taong ito ng mga tao. Pero alam ko pong panahon na kasi we are created. Sapagkat sabi nga, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bago na ito. Siya'y bago na. So tayo'y bago na, hindi na tayo masasaktan. Dahil na yung Word of God, sabi nga, ang salita ng Diyos, ang the truth will set us free. Makakalaya tayo sa katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So, ito ay Word of God, sinulat, anointed, inasiya ng Diyos. Hindi ito galing sa akin. So, tayo ngayon, papalitan na ng Diyos ang Espiritu sa akin ng Espiritu mapagbigay. So, dati po ako sa hindi, ayaw magkaloob, pinipili ko inaka. Lalo na nung sa old life noon, bibigayin ko pa ang chinko sa kwenta, piso, yung pinakamaliin. Pero dito nalulungkot ko ako pag maliit ang naibigayin ko. Sabi ni ay, gusto ko pala pinagalong kay Eli. Dahil gusto natin tayo ay makatulong sa gawain. Gusto natin marami ang masyera ng gospel. Gusto natin lumawak ang ating mga nasasakupan. Gusto natin marami ang marating ng salita ng Diyos. Marami ang mabago ang mga pamumuhay. Kasi kung hindi nila alam ang katotohanan, paano makakalaya ang isang tao? At tayo bilang mga anak ng Diyos, contributor tayo doon. Makakilala na tayo bilang mga pinagula ng Diyos. Lumalakad sa kabanalan, hindi na tayo sakit. Tayo talagang sobra na mapagbigay. At isang po kahapon po, nagkaroon na naman kami ng prayer hour. Tayo, ay ang isa po sa hinihiling natin sa prayer hour na ang ating simbahan ay matulina. Palakpakan natin siya. Hindi ko po alam po kailan, pero naniniwala po dahil noon, ready na po yan talagang gawin. Actually, kaya umuwi na
si God, yung ating architect, para umpisahan na at yung talagang ipapray na ang lugar para magawa niya. Pero, tumutupo naman ang lugar. So, sa lahat na nangyayari, ito mo sa ikatong buti. Kumutok ang vulkan, hindi natuloy, at ang kalooban ng Diyos ang nasusunod sa ating mga buhay. Gustong-gusto natin ang malaking simbahan. Natuto ang dami po natin umaatid, sige na tayo talaga. At alam ko ang Diyos din ang magkaakka na ito ay matutuloy na. Sa biyaya ng Panginoon, palakpak natin ang na ipipigay ng Diyos sa simbahan, lalo tayong mag-i-enjoy sa pag-awit, lalo tayong maliligayahan, at lalo tayong makakapaglita ng marami sa gawain. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, at lalo tayong i-bless para tayong makatulong sa kanyang talagang gawain. So, ipag-pray po natin ang ating mga Panginoon. Panginoon, salamat po, napakabuti mo. Ikaw ang Diyos ng may hawak, ng langit, ng lupa, ng kabuhayan, ng aming mga negosyo, ng aming mga buhay. Sa iyo po namin itinataas ng lahat. Truly, you are great. You are a good, good God. Kami po sa iyo nagtitiwala. At by your grace, lahat ng aming kahilingan ay pagkakaloob. Kaya ito ay salamat po at ibinabalik namin sa iyo kapurang. Jesus, I pray. Amen. Sa halip hingin niyo sa Diyos ang lahat
Ilan daw? Lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ano daw ang gagawin natin? Panalangin may pasasalamat. At ano daw ang magiging resulta? Ito ba ang sabi? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tingnan mo yung katabi, sabi mo sa kanya, idaan mo sa prayer. Sige, hanap po tayo ng kapartner. I-share ninyo ang inyong prayer request. Kahit hindi po ninyo kakilala, sige tayo, iisang pamilya dito. Mahalaga nga kakilala ninyo inyong katabi niya kung kakilala na yan. At lahat po ng inyong mga sabi ng Bible, kabalisa na kayo, ay ibahagi ninyo. Sige po, tayo mag-pray. Thank you, Lord. You are blessed. Your heads and I will pray for you.
The word of God says, as for me and my house, we will serve the Lord. The word of God also says, believe in the Lord Jesus Christ. You and your family will be saved. Saved is a big word. Hindi lang po siya pagpunta sa langit. It also means delivered, healed, liberated, being joyful, wellness. So families of God, receive the full blessings of God. Amen. Receive the full grace of the Lord today. Your family is blessed. Your family is strong. No virus will knock on your door. No disease will knock on your door. Because you are in Christ Jesus. And today I declare miracles, miracles, and miracles for your family, oh God. Lord, I thank you dahil yung may pondohin bukas, Panginoon, sagana ang pagpapalang. Lord, I pray dahil yung may mga deadlines this week, Panginoon, sagana ang pagpapalang. And Lord, I call that body that is sick right now, healed and saved and restored. Long life be with you all. In Jesus' name, amen and amen.